Mga kaibigan, isa na naman pong patapos na project natin ang iba-vlog natin para makita po ninyo. So kasama natin dito si Angelo. Hello po, good afternoon po. Samahan nyo kami mga kaibigan dahil ipapakita ko sa inyo yung detalye ng bahay na ito. Pasok tayo sa loob. Ayan o. Nakikita nyo ba mga kaibigan? At yung makikita nyo dito, under construction pa pero malapit na. Mga ideas, kung mapapansin ninyo dito, merong part na pinalis natin. Itong butas na to, meron po yung gap dyan. At itong gap na to ay direkta hanggang dito. Ito po yung isang magandang idea na kung saan nakatago yung saksakan. So yun mga ideas ay pwedeng pagsaksakan ng mga TV or kahit ano pong extension dyan. Kasi nakatago yan, pwede po nating dagdagan yung mga outlet na pagsasaksakan ng kahit anong ilalagay natin dito na malinis pa rin tignan. At ito naman po yung mga cabinet nito. Ayan, marami pang espasyo. At dito rin po. Ayan o. Ayan. At pansinin din po ninyo yung design na ginawa natin dito. So dito po, ginamitan po namin siya ng wood panel composite na may konting wood texture para elegant tignan. Tapos gumamit po kami ng engineered board para sa mga shelves niya para malinis po siya tignan. Umpisa pa lang ito, marami pa tayong ipapakitang detalye ng bahay na to. Kapo, pasok po tayo sa ating master's bedroom. Makikita nyo dito yung design ng ating kisame. Eh. Dito po yung ating toilet and bathroom. Meron pong shower. Ito po yung ating shower enclosure. Tapos meron din po tayong water closet and lavatory. At kung papansinin po ninyo dito sa ating master bedroom, hindi naman siya ganun kaluwang. Bakit? Dahil binabudget din po natin yung space dito sa bahay. Dahil yung lote na pinagtayuan nito hindi naman ganun kaluwang. Kaya binabudget natin iyon para maging maganda at may divide natin sa tamang sukat yung mga bedroom at iba pang espasyo dito sa bahay na to. Dito naman mga ideas, dito naman sa ginawa natin dito, bago tayo pumasok sa common toilet natin dito. Ang ginawa ng design ng architect natin sa pagbuo ng bahay na ito, hindi sinayang yung mga space. Ayan. Ito po ay hagdan. So kung papasok kayo dito ngayon, merong maiiwang espasyo dito. Tara. Silipin natin muna. Ito po ay sa silong ng hagdan, yung espasyo na to. At hanggang dito. Hindi naman po pwedeng ito po ay sinsilan dahil ito po ay konkreto. Ayan. Kaya ang ginawa na lang, naglagay na lang po tayo ng design. Ito, dito nakalagay, dito nakalinya yung supply ng kuryente natin. O di ba, maganda na yung design niya. Hindi rin na kompromiso yung tibay ng hagdan. Ayan. Yung espasyo na to ay hindi po nasayang dahil nagamit po bilang CR. Tara po, punta po tayo sa ating kitchen and dining. Mga kaibigan, dito naman tayo ngayon. Una-una pa lang, bumungad na sa inyo itong design nito. At ito po sana ay straight. Pero dahil sa medyo maarte yung ating architect, ang ginawa po natin is pinalikuliko natin ng konti para magkakaiba at maganda. Pag-switch nga yung ilaw. Ayan. So, mapapansin po din ninyo yung mga ginamit nating ilaw at yung mga cabinet natin. Ayan. Napaka-importante ng mga modular cabinet natin. Ayan po. I-open natin para makita nyo at makita nyo yung laman niya. Ayan. May tubig pa oh. Sino kaya ang naglagay dyan? ayan po. I-open din natin to para makita ng mga kaibigan natin. Yan o. Ito naman mga kaibigan, kung mapapansin po ninyo, ito po yung ating range hose. Ayan. Ito po yung exhaust ng mga usok kapag nagluluto tayo, lalo na kapag halimbawa, ang ulam po ninyo ay tuyo. Ayan, hindi kakalat yung amoy. At nakatago rin sa ating cabinet yung linya, daanan ng exhaust. O, diba? Wait lang, partner. Ito yung pinaka-type na type ko dito, eh. Oh my God! Wow! Ay! Kala ko pa nun magpipintura ka.
Isa rin sa mga gusto kong ipakita sa inyo, mga kaibigan, is yung ating granite. Yan, granite din yung ginamit natin dito. At dito rin sa baba niya, hindi rin nasayang yung space. Dahil meron din tayo ditong cabinet. Ayan po yung ating cabinet. Napakaraming spasyo para ilagay yung mga mahalagang mga gamit po ninyo. Kagaya na lang nito, espasyo ulit, at saka dito. Isa rin sa mga nagustuhan ko rin dito sa ginawang design natin is ito. Paring Tagoy, talagang pinapaganda nyo na gusto yung pagpipintura. Isa po sa mga trabahador natin dito. Ngayon naman, papakita ko rin sa inyo ito. Bago tayo lumipat ng pwesto, papakita ko rin sa inyo ito. Ayan, mga cabinet natin dito sa kitchen. Ayan, oh. Meron din po dito, ayan, malinis, nakatago yung mga linya ng tubo. Ayan, dito rin po. Ayan, tsaka dito. Ang ginamit din po natin dito is granite. Magagandang klaseng materyales. Hindi natin tinipid mga ideas para naman maibigay natin yung the best sa mga nagpapagawa. Ngayon naman, dako naman tayo sa susunod na ipapakita namin sa inyo. Dito po tayo sa ating dining area. So dito naman yung ating dining area, mga ideas. Partner, napansin ko, parang nagkamali ata si architect ng pagkakadesign dito. Bakit, partner? Eh, tignan mo ba naman kung dining area ito? Tapos may masarap kang pagkain. Masarap na ulam. Tapos may ibon. Paano kung tumayan dito? Hindi naman siguro, partner. Nibiro lang yun. Ayun. Di ba? Napakaganda. Napaka-elegant. At yung kulay ng bulb natin is hindi sobrang liwanag. Pwede mo bang pag-switch pa, partner, yung mga ilaw pa para makita nila? Tara, partner, dito po tayo sa ating dirty kitchen. Dirty kitchen, mga ideas. Sliding door. Aluminum sliding door pala gamit natin. You know? So, pagka-open ninyo ng sliding door dito, nabubungad po sa inyo yung kasalukuyang ginagawa na dirty kitchen natin. Papansinin ninyo, under construction pa siya, pero finishing na. Pipintura na tayo. Meron din tong mga cabinet, tulad ng pinakita ko sa inyo. Ayan, para malinis. Meron din po tayong exhaust dito. Ayan. Nakatago yung linya niya para malinis. At mga ka-ideas, dito naman ang exit door. Ayan. Ito yung likod. Ngayon, nasa labas kayo para hindi na tayo mapalayo. Babalik na tayo ngayon sa taas. Ayan. Sa second floor naman tayo. So mga ka-ideas, ito naman, binavarnishan pa yung ating hagdan. Talagang tutok na tutok si sir. Tara, samahan nyo kami. Welcome sa second floor, mga ka-ideas. Pansinin nyo po yung sa taas. Ayan, napaka-elegant. Kuya Roland, pwede mo bang paki-switch yung ilaw natin? Ayan. So mga ka-ideas, ito po ay three-way switch. Pwede mo siyang i-on, i-off dito sa taas. Ganun din sa baba. Ah, diba? Ayos? Ngayon naman, samahan nyo naman kami sa second floor. Tara. Tara po, dito po tayo sa ating family hall. Mga ideas, welcome sa family hall. Bali dito, wala pang kuryente na ginagamit dito sa family hall dahil under construction pa po tayo. Pero makikita nyo po dito yung ating chandelier, yung mga PVC panel, mga design ng ating ceiling. Ayan. At makikita nyo po rito na malinis. Ayan, maganda. Pansinin nyo rin po yung tiles. Sa tiles naman, hindi lang siya plain. Meron din siyang design. Mix ng dalawang tiles na mayroong design. Yan, nakapalibot. Yan, para mas lalong gumanda. Samahan nyo naman kami dito sa balcony. Tara sa balcony, mga ideas. Ay, wait lang pala. Itong pinto na nakikita nyo dito, ito. Ayan. Galing po yan sa Excel Home. Ito po yung finished. Yan, fully finished na pinto. Yan, so Excel Home, baka naman. Yan o, napakaganda. Napakagandang finish na pinto. Pero sa balcony muna tayo. Dito po, puro tubular po yung ginamit nating design dito, pati po sa taas. Naglagay na rin po tayo ng polycarbonate na roofing para
maliwanag po dito sa ating balcony. At dito naman, nakapansin nyo dito yung wooden design natin na mga tiles. Ito po yung 30 by 100 na tiles na wood texture. So dito rin naman, merong mga simpleng moldura tayo at fixed na window. So bagay na bagay. Meron din tayo ditong awning window dito po para pumasok yung hangin. Mga ka-ideas, hindi lang yon. Kung may plant box sa baba, may plant box din dito sa second floor para nakaka-relax kapag nagpapahinga kayo dito. Ito pong design na to ay naka-design para sa paglalagyan ng mga halaman natin. So, mga ka-ideas, wala pang halaman to, pero soon, malapit na, maglalagay tayo, magtatanim tayo dito ng magandang halaman. Pero meron ba kayo naiisip, ano kayong magandang halaman yung ilalagay natin dito? Oh, yung mga plantito-plantita dyan, comment na kayo. Ano ba yung mas babagay dito sa balcony? Tara po, dito po tayo sa ating bedroom number 2 dito sa second floor. Nandito tayo ngayon, mga ideas, sa room. At tulad din po ng mga room na nakita ninyo from ground floor at dito sa second floor, malinis yung pagkakagawa sa mga kwarto. Nga pala, kung napansin po ninyo, ang ginagamit po natin dito is aluminum na sliding window. Yan, puti, mas malinis tingnan. Ganon din, meron din tayong cove light. Hindi po LED strip ang ginamit natin dyan. Ang ginamit po natin dito, mga ka-ideas, ay T5. Ang kagandahan kasi nito, hindi katulad ng LED strip na madaling masira, ito naman mas tatagal. Pero itong ilaw na nakikita nyo is ganyan po siya. Fixed na ilaw lang yan. Ganyan lang po yan. Pakita rin naman natin yung ating mga cabinet. Meron din po itong cabinet. Tamang-tama po yan para sa may room dito. At meron din dito. Yan. So na-maximize po natin yung space. Walang nasayang na espasyo. At uulitin ko po ulit, Excel home ulit, oh. Dito po tayo sa bedroom number 3 sa second floor po. Madilim ba, mga ideas? Dito po kasi ngayon ay wala rin connection ng kuryente dito kasi inaayos pa. Pero katulad din sa room na nakita ninyo kanina, ganoon din yung setup nito. Malinis, maayos. Yan. Nagamit lahat ng space. Ayan, ako. Kuwang-kuwa lahat. Napaka-elegant, tignan. O, dako naman tayo ngayon sa susunod. Ngayon naman, mga ideas, sa isang kwarto na to, buksan muna natin yung ilaw. Ayan. Mga cabinets natin. Spacious, ano. Yung mga tiles na ginamit din natin dito sa floor ay wood design. Kasi mas gusto ng may-ari dito yung ganitong design. Dito po, mga ka-ideas, inaayos din dito yung kuryente. So, okay naman na siguro yung liwanag nito. Ito naman, iba rin yung design ng mga cabinet. At meron din siyang floating shelves. Ayan. So, mas marami kayong maikakarga. At saka mas maluwang. Buksan natin, mga ka-ideas, papasilip ko sa inyo. Doon naman po tayo sa susunod nating area na ipapakita, yung toilet po natin dito sa second floor. Tara! Mga ideas, isa sa mga kakaiba na meron dito. Oh, mauna na ako, ha? Oh, mga ideas, susunod ko lang yung ilaw para makita nyo ako. Okay. Mapapansin po ninyo dito na nakaseparate yung toilet bowl. So yung space na to ay para po sa toilet bowl at lavatory. At ang lavatory na to ay meron pong mga cabinets. Malinis. No, parang hindi lang basta nakapatong sa ibabaw dito yung mga gamit, mga sabon, at kung ano-ano pang gusto nyo ilagay dito. Samahan nyo naman kami dito sa shower area. Kung papansin ninyo, wala pa pong ilaw, pero malapit na, mga susunod na araw, meron na po ito. At baka nagtataka kayo kung bakit naka-separate po ito. Dahil iyon po yung request ng may-ari. Gusto niya naka-separate. Ito po yung shower closure. Ayan. Okay, bago tayo lumabas, pakita ko lang yung floating shelves dito sa gilid. Ayan. Mga ka-ideas, nandito na tayo ngayon sa labas. Papakita ko naman sa inyo yung design
ang ginawa natin dito. Nakikita nyo ba ito, mga kaidiyas? Iniisip nyo bang ito ay konkreto? Kung iniisip nyo konkreto ito, naloko na kayo. Ito po ay drywall. Yung drywall po na ito, para matakpan po natin yung mga PVC pipe na daanan po ng ating tubig ulan. Ayun, tama po mga kaidiyas. Ang purpose ng drywall na to, kung makikita nyo dun sa taas, dun sa may gutter, saka dun sa may span drill, wala kayong makikitang linya dyan ng PVC. O, diba? Napakalinis. Dahil nakatago po ito dito. Yan. Ito po yung drywall. May drywall din po dito. Yan. Na hindi mo iisipin na nakatago yung mga PVC na kumukonekta doon sa gutter. Kaya malinis tignan itong bahay na ito. Yan. Lahat po ng paligid na ito, wala kayong makikitang mga nakalabas ng mga PVC galing sa gutter na nakakasira minsan ng view ng exterior design ng bahay. At kung papansinin din po ninyo, marami tayong design. May mga moldings tayo, mga moldura, gawa sa semento yan. May mga awning window, canopy, napakahalaga ng canopy dito sa ground hanggang sa second floor. Kayo na rin po mag-decide, mga kaidiyas, kung nagustuhan nyo ba yung mga design natin. Maganda ba, mga kaidiyas? Mag-comment po kayo dyan sa baba para malaman namin ito. Ngayon, gusto nyo bang makita pa yung itsura nito sa ibang side, sa ibang angulo? Samahan nyo kami dun sa pinakaharap. Under construction pa, mga kaidiyas, kaya may mga scaffold pa tayo dito. Pero ito po yung itsura sa harap ng bahay. Nakikita nyo dyan yung design, yung mga tiles na ginamit natin, at dito, yung mga plant box. Maganda yung pagkakadesign at yung mga halaman na gagamitin natin. Nakakadagdag to ng ganda ng bahay. So, ito, tatanim pa natin. Dito naman tayo sa gilid, wala rin kayong makikita ang mga PVC. Dahil dito po sa drywall na to, yan, dito sa drywall nakatago yung PVC. Tamang-tama, umuulan. Nakikita nyo yung pag-agos ng tubig. Galing dun sa taas. Nandito na tayo ngayon sa garahe, mga kaidiyas. At yung makikita nyo mga design dito, yan, mga tiles at mga moldings, mga moldura. Sa ceiling naman, ginamit natin dito, PVC panel. Yan. At dito naman, sa pinaka main door, yan, papansinin nyo, napakaganda ng design. May ginamit tayong tiles sa bawat magkabilaan. Nandito yung switch natin. At itong pinto, ang sukat po nito ay 240 cm by 90 cm. Hindi tayo gumamit ng 210 kasi kung 290 ang gagawing main door, mas madaling ipasok kung halimbawa may malalaki kayong mga furniture, mga gamit, mas madaling ipasok. At saka magmumukha kasing maliit yung pinto kapag 210 lang yung haba nito. Pero dahil 240, tingnan nyo, napakaganda. Bumagay po dito sa design ng bahay na ginawa natin. So, pag inopen natin yan,